So that is NS lookup. IP config naman is ginagamit natin to configure or check kung ano yung IP address ng computer natin. Now, meron tayong command na ginagamit, ipconfig\all. It will show you lahat yung details ng IP addresses at yung configuration ng internet connection ninyo, okay, ng computer ninyo currently. So, for this case, ayan, kinuha ko to sa work ko. Nag-ipconfig\all ako and makikita niya dito. Ito yung mga IP addresses ng, ito yung IP address ng computer ko. And ito yung mga DNS servers namin. Okay, that converts. Ito yung IP address din ng DHCP server, yung nagbibigay ng IP address sa computer ko. Okay, so kung bubuksan ko naman yung command prompt ko ngayon, ipconfig, nakita nyo ito yung IP address ng aking computer ngayon, itong gamit ko to record this video. So pag nag-type ako ipconfig\all, ipconfig\all, ipapakita sa akin lahat yung configuration ko ng for my internet connection. And for this case, it's a wireless connection. Okay. Ano pa yung commands? ipconfig\release. Ano ibig sabihin na ipconfig\release? Bibitawan niya tong configuration na to. So pag nag-type ako ipconfig\all, ayaw niyang bitawan. ipconfig\renew. Okay. Release, ang ibig sabihin nito is bibitawan niya yung IP address na to na binigay sa kanya ng DHCP or ng internet connection ninyo, yung router ni PLDT. Pag nag-type ka naman ng ipconfig\renew, susubukan niyang kumuha ng bagong IP address sa inyong PLDT router or converged router sa bahay ninyo for this example. Huwag kayong mag-alala, pag-uusapan natin to more in-depth pagdating natin sa ating ibang modules. Paano ba mag-configure ng DHCP? Para hindi ikaw yung nag-configure ng maramihang computers one by one. Automatic yung router na mismo ang magbibigay ng IP address or server ang magbibigay ng IP address sa inyong computer.